Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa panibagong buhay na ipinagkaloob po niya sa akin, sa atin. At ngayong umaga po, ang live devotion na ito ay ginaganap po sa DFC Shulin, Taiwan. At bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Banal niyong tahanan. Umagang ito, Panginoon, ang puso namin, Panginoon, ay mapuno ng pagsamba sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito.
sa panibagong buhay, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa amin upang kami ay maglingkod, upang kami ay sumamba at magpasalamat po sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat isang nakikinig ng live at bawat isang narito, Panginoon, hayaan niyong katagpuin niyo kami sa pamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Mangusap po kayo sa bawat isa, anumang salita, Panginoon, na kailangan namin ay patuloy naming matanggap mula sa inyo. At pagpalain niyo pang maghapon na ito, Panginoon, ang araw na ito, sa pagbubukas ng umaga, Panginoon, na kayo ang pinag-uusapan namin. Salamat sa inyo, O Diyos. We give you all the glory, praise, and honor in Jesus' name. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa salita ng Diyos na ibabahagi po ni Sis Charity Sevilla. Amen. Purihin ang Panginoon at isang mapagpalang umaga sa bawat isa. At salamat sa Panginoon, bago tayo magsimula sa paghayag ng salita ng Diyos, tayo mo po na ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama, purihin kayo, aming Diyos, aming Amang Dakila, napakabuti niyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat sa pagising namin, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na maging unang almusal namin ay yung mga salita. Hallelujah. Mapagbulay-bulayan namin ito, Panginoon. Magpalakas ito sa amin. Maging paalala ito sa amin. Hallelujah. Bilang yung mga lingkod, bilang yung mga mananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama, at sa umagang ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Siyasatin niyo, Panginoon, ang aming mga puso, anumang Panginoon yung karumihan, mga hadlang Panginoon, hallelujah, pang hindi makapagpatuloy sa inyo. Patuloy niyo po kaming linisin na iyong banal na dugo, hallelujah. Salamat po, Ama, hallelujah. Pangunahan mo po kami ngayon, banal na Espiritu, maging ako na maghayag na iyong mga mensahe. Tulungan niyo po ako magsalita at magpahayag ng mensahe na nagmumula sa inyo. Hallelujah. Gamitin niyo lamang ako bilang daluyan ng mga salita at ang kapurihan palagi, Panginoon, ay para sa inyo. Hallelujah. Salamat po, Ama. Purihin kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. At salamat sa Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay matatagpuan po sa Aklat ng Filipos, chapter 3, verse 14. Ulitin ko po, sa Aklat ng Filipos, chapter 3, verse 14. At babasahin ko po ang gamit ko pong salin ng Biblia ay ang salita ng Diyos. Sabi po dito, Tagalog po, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Babasahin ko po sa English, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kaya ang title po na ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay Heavenward in Christ Jesus. Amen. Yung mga bagay na matatanggap natin, mga reward sa langit, makalangit na reward sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya salamat sa Panginoon bilang isang mananampalataya. Tayo po ay hinahalintulad dito sa isang manlalaro. Amen. Ano po yung nais ng isang manlalaro na makamtan niya? Yung gold po. Amen. Yung reward. Yung gantimpala. Amen. Yung championship. Sabi nga sa isang manlalaro, isa lang po yung nananalo. Sa isang takbuhan. Amen. Yun po yung nais makamtan ng isang manlalaro. Amen. Ano po yung ginagawa niya? Nandun po siya sa isang pagsasanay. Dahil meron siyang focus. Ang focus niya ay makamtan yung gantimpala. Amen. Nandoon yung pagdidisiplina niya sa kanyang sarili. Amen. Ano pa? Gumagawa rami siyang ginagawang bagay dahil meron siyang pinaghahandaan. Amen. Kumakain siya ng mga healthy food. Amen. Dahil hindi madali. Kumbaga marami siyang lakas na kailangan ibigay. Makamtan lang yung gantimpala na nais niyang matanggap. Amen. Ganun din tayo bilang isang mananampalataya. Kung paano isang manlalaro ay ginagawa ang pinakamabuti niya, matanggap yung gantimpalang yun, dapat ganun din po tayo yung naisin natin. Kaya salamat sa Panginoon, kung nais natin makamtan yung mga bagay na yun, sa buhay ng isang mananampalataya, sa ating pagsunod sa Panginoon, marami tayong iiwanan.
Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga po dito sa aklat ng Filipos chapter 3 verse 12, hindi ko sinabing nakamtan ko na, sabi po ni Apostol Pablo, ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy ako nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Amen. Tinawag tayo ng Panginoon na ang sumampalataya tayo sa Diyos, pinili at tinawag, binilang na tayo ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Amen. Uulitin ko po, nang sumampalataya tayo sa Diyos, pinili at tinawag, binilang na tayo ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Amen. Tagumpay na tayo bilang mga mananampalataya. Ang kailangan na lang po natin lakaran at hakbangan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, marami tayong bagay na dapat kalimutan. Sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Filipos chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko sinabing naabot ko na ang ganap na buhay. Amen. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Ano po yung kanyang ginagawa? Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Amen. Yung mga bagay na dati na kanyang ginagawa, kinakalimutan na daw po. Amen. Kaya salamat sa Panginoon bilang isang mananampalataya. Kung gusto nating makahakbang o makapagpatuloy sa ating takbuhin, marami tayong kailangang iwanan. Amen. Hindi na tayo dapat pabalik-balik pa sa buhay natin dati na wala tayo sa Panginoon yung mga ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Kinakalimutan mo na yung hilig mo ng kabataan. Amen. Wala na po tayo doon at nilalayuan na natin yung kasalanan. At saan na po yung focus natin? Pinagsisikapan mo ng makamtan ang nasa hinaharap. Amen. Yung sa hinaharap na po yung ating focus. Kaya salamat sa Panginoon, sabi na verse natin po kanina, nagpapatuloy ako. Amen. Tayo po yun. Iyano po natin sa sarili ninyo yun. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Makapamuhay tayo sa langit kung nasaan ang Panginoon. Amen. Yun po yung pinakamagandang reward, the heavenward, kung nasaan ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya nagpapatuloy tayong makamtan yung gantimpala. Amen. At makapamuhay sa langit kung nasaan ang Panginoong Jesus. Kaya sikapin po natin na makamtan ang mga bagay na nasa langit, the heavenward, yung matatanggap natin sa hinaharap. Amen. Kaya sabi nga po doon sa aklat ng Colossians, chapter 3, verse 2, babasahin ko po sa inyo at sundan nyo na lamang. Sabi doon sa Colossians chapter 3 verse 2, doon ninyo itoon ang isip nyo at hindi sa makamundong bagay. Amen po, sabi po sa English, set your minds on things above, not on earthly things. Amen. Focus tayo sa mga bagay na panlangit at hindi sa mga hindi nawawala at hindi nasisira. Amen. Dapat doon na po yung nakatuon yung ating mga pag-iisip bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Meron pong iilan na mananampalataya na marami na pong tumalikod o may mga hindi na nagpatuloy dahil ang focus pa rin nila ay sa mga makamundong bagay. Amen. Yung mga naghila. Merong mga nahila. Amen po. Mga nakikita ng mata na panandalian lamang. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 3 verse 8, at hindi lang iyan, para sa akin ang lahat ng bagay ay wala ng halaga kung ihahambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. I mean po, yung mga bagay na panandalian lang, ang sabi ni Apostol Pablo, wala nang kapangyarihan sa kanya. I mean, parang basura na lang. Yun na lang po yung tingin na nasa Panginoon na siya. Bakit po? Dahil nais niyang makamtan si Kristo. Amen. Wala po tayong ibang gantimpala kundi ang Panginoon. Amen. At salamat sa Panginoon kung ang mga bagay lamang ang titingnan mo dito sa mundo. Amen. Kaya marami pa pong ibang mananampalataya na marami na tayong narinig o nagpatotoo na sa kanilang pananampalataya. Ngunit sa pagnanasa na yumaman, tumalikod. Amen. Marami pa rin nahatak na makamundong gawain na siyang nagtulak para tumalikod sa kanilang pananampalataya.
Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Kung nakakaranas ka man ng mga bagay na ito, yung pananampalataya mo ay kulang pa rin. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy tayo magpakasigasig, magpakasumikap. Amen. Bilang mananampalataya. Kung paano ang kaaway po. Amen. Bilang tayo mga mananampalataya. Umaatake po yung kaaway dahil alam nang nasa Panginoon ka. Amen. Sabi nga po dun sa aklat ng 1 Peter 5:8. Umanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaaligid na parang leon, umaatungal at naghahanap ng malalapa. Amen. Kumbaga, kung busy tayo sa ibang bagay, ang kaaway po ay busy rin para hatakin tayo ng mga mananampalataya. Dahil nasa Panginoon na tayo. Amen. Nais niyang tigilan ka sa takbuhin. Ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yun po yung pagpipigil sa atin. At marami siyang offer. Mapapansin natin ngayon sa social media ay puno na ng pambubulag ng kaaway. Amen. Kaka-cellphone lang nga natin, mamaya nakalimutan na natin manalangin. Isa yun sa ginagamit ng kaaway para pigilan tayo sa takbuhin ibinigay sa atin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mapahamak. Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos para tumalikod. Amen. Tinawag tayo ng Diyos para magpatuloy at maligtas. Amen. Sabi po sa aklat ng Hebreo 11:39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Amen. Salamat sa Panginoon, hindi na tayo binilang. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na magawa natin pinakamabuti. Amen. Salamat sa Panginoon na kahit may nakakaranas tayo ng pagtitiis bilang isang manlalaro, nararanasan niya po yun. Amen. Naglalaan ng oras, hindi madali, binibuhos ang kanyang lakas dahil nais niyang makamtan yung gantimpala na yun. Ganon din po tayo bilang mananampalataya. Baglaan po tayo ng oras sa Panginoon. Amen. Yung lakas natin, hindi lang natin maibigay sa mga trabaho o sa anumang bagay, ibigay din natin yung lakas natin para sa Panginoon. Amen. Ipagamit natin ang ating buhay. Manatili tayo at magpatuloy. Amen po. Kahit hindi madali, alam kong tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Kaya ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen. Sabi po sa aklat ng Hebreo 12:2, na siyang sandiga ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahan na naghihintay sa kanya. At ngayon nga, nakaupo na siya sa kanyang trono ng Diyos. Amen. Salamat sa kanyang salita. Totoo po ang heavenward kung nasan ang Panginoong Jesus. Amen. Lahat ng pagtitiis at paghihirap, merong kaligayahan po na naghihintay. Amen. Di lang pwedeng magtiis ka. Nandun yung palagi yung pangako ng Panginoon. Amen. Kaya dagdagan pa po natin yung pagtitiis. Nagtitiis na po tayo ngayon, dagdagan pa po natin. Amen. Tasiglahin natin ang ating pananampalataya. The heavenward is waiting. Amen. Hinihintay tayo sa finish line upang matanggap natin yung gantimpala. Kung nasaan ang Panginoong Jesus. Amen. Kung nakakaranas tayo ng paghihina o pag-iwang-iwang ang iyong pananampalataya o gusto man tumigil, it's time to wake up at pasiglahin natin muli ang ating pananampalataya. Amen. Pasiglahin natin muli ang natitirang nating pananampalataya. Kaya sabi po doon sa aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 2. Sabi po dito, gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi pa ganap sa paningin ng Diyos. Amen. Isang wake up call po ito sa atin bilang isang mananampalataya na pasiglahin muli ang ating pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Amen. I-restore natin yung faith natin. Huwag mo hayaang tuluyang mamatay. Amen. Bumangon ka, umalis ka sa nagpapalayo sa iyo at nagpapahina ng iyong pananampalataya. Amen. Tayuan mo. Dahil hindi pa ganap, sabi dito, hindi pa ganap sa paningin ng Diyos ang iyong ginagawa. Kulang pa yung mga ginagawa natin. Kailangan pa natin magpakasigasig.
hindi pa ganap sa sa paningin ng Panginoon. Amen? At magbalik loob na. Ito yung nais ng Panginoon sa mga panahon na alam mong pag-iwang-iwang ay yung pananampalataya o nanghihina ka na. Ang nais ng Panginoon na magbalik loob ka na sa Panginoon. And rejoice the salvation. Amen? Para muling maranasan mo yung kagalakan ng kaligtasan. Amen? Kaya pasiglahin natin muli ang ating mga pananampalataya. Alalahanin natin yung mga pangako ng Panginoon. Panghawakan nating mabuti. Amen? Dahil sabi po sa aklat ng Filipos, chapter 1, verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen? Pagpapatuloy na Diyos. Ano man yung nasimulan sa atin ng Panginoon, ano man yung pinangako sa atin ng Panginoon, pagpapatuloy niya po yun. Magtiwala lang tayo. Amen? Kaya manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. At patatagin natin muli ang ating pananampalataya. Amen? Ipaglaban nating mabuti ang ating pananampalataya. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa mga oras na ito. Salamat sa kanyang salita. Sabi nga po dun sa 1 Timoteo chapter 6 verse 12. Sabi po dito, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito. Nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Amen? Ipaglaban po natin yung pananampalataya natin na panghawakan po natin mabuti. Ano po dun yung heavenward na binanggit? Buhay na walang hanggan. Amen? Yung po yung heavenward na matatanggap natin sa hinaharap, meron po tayong buhay na walang hanggan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Sabi pa po dito sa aklat ng 2 Timoteo chapter 4 verse 7 to 8. Puspusan akong nakikipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Sabi po sa 8, at ngayon may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran, ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya, at hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Amen. Ano po doon yung heavenward reward? Heavenward. The crown of righteousness. Amen. Napakaganda po na naghihintay sa atin eh. Na reward na nagmumula sa Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi dito, sa lahat ng mananatili at magpapatuloy at nananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Merong mga heavenward. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Huwag lang nating nasain na matanggap yung mga reward dito sa mundo. Kundi nasain natin yung mga panlangit, yung mga heavenward sa pamagitan ni Kristo Hesus. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tulad ng isang manlalaro, sabi po sa ating teksto, Filipos chapter 3 verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sabi po sa English, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa kanyang mga salita. Wala po tayong ibang gantimpala, higit sa lahat po ang Panginoon. Amen. Makasama tayo doon sa langit na bayan. Kaya salamat sa Panginoon bilang mga mananampalataya. Patuloy na patatagin po natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban po natin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain kayo. Salamat po, Ama, sa umaging ito. Salamat sa inyong mga salita. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Panginoon, bilang mga mananampalataya. Hallelujah. Na matapos namin, Panginoon, yung takbuhing pinagkaloob niyo sa amin. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa mga pangako niyo, Panginoon.
Hallelujah. Na darating ang panahon, hallelujah, isa kami Panginoon sa mga katanggap ng crown of righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo Panginoon. Pagpalain niyo Panginoon ang mga salita sa umagang ito sa mga manunod pamamaya. Hallelujah. Ito'y maging isang paalala sa amin. Hallelujah. Salamat po Ama. Purihin kayo. Palagi sa inyo ang kapurihan Panginoon at kadakilaan. Purihin kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.